Maseo, ah, Maseo, ok, pwede, papayag sila noon. Pero ang pinaka talagang basic understanding dito sa pagbibigay ng pangalan ay kailangan yung pangalan, aakma sa karakter mo. Dapat ganun talaga, nasa ano yun? Dahil pag hindi umakma, bro, kahit anong tao, hindi ka maiisip eh. Hindi ka maiisip, hindi ka mababanggit. Nilalapat. Nilalapat eh. Totoo yan. Totoo yan. Oo, diba? Totoo yan. Tsaka mismo yung tao, yung tinatawag mo noon, parang hindi siya komportable. O, kaya hindi mo mababanggit. Hindi mo masabi. Oh, meron kami, ito. Meron kami kilala na ang pangalan niya, Nimpa. Okay? Oh, sige. Masama yung Nimpa. Nimpa. Nimp yun. Nimpa. Kung ngayon, Nimp. Nimp yun eh. Isa ba ng Nimp, bro? Yung mga katang-isip ng diwata. Mga tao. Oh. Diwata. Yung mga lumilipad na mga lintong bla bla bla. Diwata sa gubat. Diwata. Wala namang ganun eh. Oh, so kasinungalingan yung so, pangalan niya. So, pinalitan namin yung pangalan niya. Naisip namin. Naisip ko. Ruth. Si Ruth, bro, matindi yun. Si Ruth, hindi siya Hudyo. Gentile yun. Na nakapag-asawa ng Hudyo. Nag-convert siya. Pero dito sa isang taong na ito, hindi namin siya matawag Ruth. Palaging nimpa. Kasi hindi umakma sa karakter niya. Hindi. Basta ayaw lang lumalapat. Oh. So, hindi lumalapat. Hindi lumalapat. So, ngayon, pinapalitan namin ng Shumia. Shumia means, root word for Shumia is Shema. Here. Shumia. Here. O, sige. Shumia. Kaya natin. Sabihin, pag hindi pa siya, hindi pa lumapat yung bibig namin, Shumia, sabi, hindi pa rin yun ang pangalan. So, ganun din yan, bro, sa atin. Sa akin, lumapat talaga. Bakit? Mika, ibig sabihin na Mika, gatherer of people. Oh, eh, di pag sinabi, magana po, tutugan. Hindi din siya daming tao. May in-announce, oh, Mika, po tututugan. Oh, nandun dyan. Gatherer of people ang tawag doon. Mika. Oh, ito mo. Ano rin sa'yo? Yun. Umakma siya. Akma. Umakma. Mika. L. Mika L. Ah, di ba? Umakma ngayon siya. Yeah. Ang tawag saan sa Israel? Mika. Mika. Mika! Ganun. Ang tawag sa akin. Tuwa nga yung dalawang rabay ng mga kapatid na baig din. Kasi, we know you're a singer. Sabi niya sa'yo. Sabi. Oh, sabi niya. Sing for us. Please. Whatever language. In Hebrew, okay? Yes, of course. Siyempre. Kinatawag yun. Ani Yeshino Meling Beyay. Ano ba sila? Buwan, ang sayawon talaga. Ang babaw eh. Ang puranong kinanta ko yun, bro. Lagi na. Malagi, araw-araw na ako pinag-please. alam mo bakit na mga sila? Pilipino ako eh. Oo, oh, diba? Puntua sila, no? Alam mo ba yung kanta niyo? Yiddish. Oh, Yiddish pala yun? Yiddish yun, bro! Kaya na mga, paano itong Pilipino na kaya mag-Yiddish? Tapos na sa Israel. Hindi Hebrew. Yiddish. Mas malalim sa Hebrew yun. Tapos. Ani yes. Pag nakita ko nun, Ani yes. Sayaw. Tapos kumalat yun sa buong Jerusalem. Jerusalem. Maya, may nagpupunta na, grupo na. Oh? Rabbi, we are Filipino singing Yiddish. please, I want to hear. Oh, gather na talaga. Ay, Filipino, bro. Kumakanta ng Yiddish. Nasa Israel. Of course, kung Hebrew, madali lang. Di ba, madali? Yeah. Pero Yiddish? Oh, paano Yiddish pa rin kinakasta natin eh. Matayang kamalay, mahala. Ganyan ang spiritual, bro. Matindi. Kanta lang yun, ha? Tindi, no? Baruch Hashem.
Tawagan na niya.